Kaya ni na. Good morning, besh loves. Ayan, may lakad ako ngayon, mga besh love, at bago ako pumunta, syempre mag-almusal muna ako. Ang aking almusal, yan yung sweet and sour, and then konting rice lang sa umaga, and tapos itong coffee. Ayan yung coffee ko, malapit na siya maubos. Andyan na, besh! Ngayon, nandito ako sa Hashimoto Skin Clinic, and ipapatiin ko kung anong gagawin ulit, kung tatanggalin ba ulit, kasi meron pang mga ibang naiwan. Hi mga besh love! So, ito na yung second time na ipapatanggal ko yung seringoma ko. So, bago niya gawin yung session na yun, sabi niya, kailangan munang i-facial. Ano yung facial na gagawin mo sa akin ngayon? Yung basic facial lang. Ah, basic facial. Para ma-clear lang yung skin, para makita yung mga quartz and okay. Seringoma. Ah, okay. Kasi pangit naman pag i-removal yung quartz na hindi clear yung skin. Oh, okay. Meron kasi siyang ibang natira, ito dito sa may bandang baba, tsaka dito sa may bandang taas ng mata ko. Pero yung iba, nag-fade na siya. Pero meron siyang naiwan na scar. Pero mawawala naman siya eventually. Yan mga beshi lang, pinatapos lang akong i-facial. And then, nilagyan na ng naming cream yung mga natira kong seringoma. So, mag-aantay lang ako ng mga ilang minuto. Siguro mga 30 minutes. Para medyo mag-numb siya at saka sisimulan yung treatment. Start na tayo. Anong tawag sa ano na yan? Sa treatment na? Coterie. Coterie? Yep. Coterie. So yung ginagawa niya, sinusunog niya yung... Balat, tapos ilalabas yung laman niya. Kasi minsan, hindi siya makukuha ng isang treatment lang, isang daan lang, isang daanan lang, dapat doble siya. Oh. Ito nga, pangalawang treatment ko na to, pero ano, yun nga may mga natira pa rin. Pero yung iba siya. Ano na siya nawala bumaba na. Na siya. Oo, bumaba na. Sakit? Carry lang naman. Tayo sa baba. Amoy sunog. May tilapia ah. Kaya? Grabe, kinakaya. Yung iba yes. Umiiyak na yan dyan. Meron na rin konti, but carry yan. Sige, ito. Sa taas tayo tumingin. Kayanin na. Ayan na. Dito naman. Okay. Tapos na yon. Ang bilis ha. Ang galing naman niya magtanggal. Dahil talaga. Sigur. Good to. Sa kanina. Tsaka at sa taas.
bilis. Kasi konti na lang siya, ate. Ayan, tapos na mga beshi love. Andali lang ano today kasi medyo nabawasan na yung mga seringgoma. So, konti na lang. So mga beshi love, ito na yung itsura ng aking pinasunog na seringgoma. This is my second time na gawin itong cauterization. So ano nga ba yung cauterization na ginawa sa akin kanina? So nandito siya sa Google. Sabi dito is cauterization is a medical practice or technique of burning a part of a body to remove or close off a part of it. So yung katulad ng ginawa sa akin kanina, sinunog siya isa-isa. So, yun mga besyang cauterization. Compared dun sa umpisa, hindi na siya ganun karami. Dito, medyo yan, nawala na siya. Dalawa na lang yung sinunog. Kung nakikita nyo to mga beshi love, sabi ni Rams, yung nurse, nawala na daw yung laman. So, okay na hindi na siya sunugin. Eventually, mag-fade naman siya. And yun sa mga ibang nag-a-ask kung nag-scarring ba. Actually, mga beshi love, masasabi ko, kasi dito kasi ito totaling nag-fade or nawala yung laman niya. So, medyo nagkaroon lang siya ng scarring. Pero, normal lang naman daw yun. Kasi, syempre, di ba pag natatanggal yung scab ng sugat, parang nagkakaroon siya ng puti doon sa gitna. Tapos, meron siyang parang dark doon sa gilid. So, it's the same thing. And, hindi naman siya ganun kahapde. Binigyan nila ako ng erythromycin. So, this one is antibacterial. So, sabi nila, kailangan maglagay daw ako nito. He said anytime I want. So, ngayon, maglalagay ako. Dito na lang ako. Camera gagamitin ko kasi kita ko naman siya. Ayan. So, pag nilalagyan ko naman siya nitong erythromycin, hindi naman siya mahapde mga beshi love. Medyo malamig lang siya sa pakiramdam. So, it feels good pag nilalagay ko to. Yan. Para hindi siya ma-infection. And dahil kakatapos lang ng treatment ko today, bawal kong basain to in 24 hours. So, kailangan bukas pa ako maghilamos o maligo. Sa inyo lang mga beshi love at i-update ko kayo uli sa susunod kong mga videos. And thank you sa inyong pananood and don't forget to like, subscribe and comment to my channel and I'll see you mga beshi love in my next vlog. Bye!